dahil sa lakas ng current ng tubig galing doon sa St. James, tinangay na yung kotse na nagmula doon sa loob ng safe wrap. Ayan guys, tingnan nyo. Kaya nakikita nyo ang lakas ng wave dito sa may likuran natin. Ayan. Lalong lumalaki yung ano, pinsalang ginagawa ng current ng tubig nang gagaling doon sa riverside. Lalong tumataas at lumalakas. Talagang winarak na niya yung ano, pinakapader. Sobrang lakas guys. Talagang bumulwak na. Nakakatakot na. Ayun na guys, oh. Sobrang lakas nung nanggaling sa may St. James na tubig. Papalabas dito sa nawarak na riprap. Delikado yung mga sasakyan sa gilid. Baka tangayin. So yun guys, tingnan nyo yung kotse dahil sa lakas ng current. Tinangay na siya ng alakagos papunta dito sa may ilog. Pumunta pa sa may ilalim ng tulay. Ayan guys, grabe, kawawa naman yung may-ari ng kotse na to. Grabe, nakakatakot na talaga. Sobrang lakas na ng agos. Tingnan nyo ko, sa sobrang lakas ng agos, papunta na sa gitna. Iniila na siya ng tubig pababa. Kita-kita nyo naman guys yung kotse. Panoodin natin to guys kung paano siya lulubog. Tingnan nyo guys. Oo naman, umiara na kotse nito. Kinain na siya ng tubig. Huwag sapit na lang ang nakikita natin. Palubog na rin siya ng palubog guys. Konting-konti na lang ang nakikita. Tingnan nyo. Grabe. Hanggang sa mawala na lang siya dyan. Tingnan nyo guys, palubog na siya. Wala na. Grabe. Sana makuha pa natin to pagkatapos tumila ng ulan. Bumara doon sa may tulay. Ayan guys, lumubog na siya guys. Hindi natin alam kung dyan lang siya steady o didire-diretso pa siya doon sa ano, atlas sa may lalim ng tulay. Grabe. Lakas talaga ng current. Nakakatakot. Meron pa mga kotse na nandito sa gilid. Hindi pa natin alam kung matatangay yun. Kung natalian ba nila yun o hindi. Sana natalian nila. Dahil itong kotse, hindi talaga nila natalian. Kaya kita nyo, ano nangyari. Nalubog na siya ng tubig. Kawawa naman yung may-ari.